Hi mga anak, tara't samahan niyo kaming makisaya ni Tatay Elon dito sa bagong bukas na bar sa Kalamba. At nagkita na nga kami na sinasabi nilang kamukha ko. At nakita rin din namin si Boss Toyo. Tara, samahan niyo kami. Umaga pa lang ay pumunta na kami sa clinic kung saan kami ay nagpapamper ni Tatay Elon. Yan nga ang skin fab. Dito lang yan sa May Santa Rosa. Siyempre, kailangan nating magdala na sa kanila ng pasalubong para naman ginaganaan sila kada tinutusukan nila kami. Pasalubong po na. Thank you. Welcome po. At ito na naman nga tayo, si Tatay Elon. Medyo kinakabahan sa karayom. So guys, nandito po kami sa skin fab. Pagkatapos nga ng aking gluten drip session, ay dumiretso na kami dito sa loob. Kasi nga guys, magpapamesolay po ako sa aking braso. Siyempre, medyo napapansin ko na rin na talagang lumalaki siya. Alam nyo ba guys, pag tumataba talaga ako, ang unang nakikita ko lumalaki sa akin ay yung braso, imbis na yung chan. Kaya ayan o, papatusukan ko na yan kasi parang nagiging macho na ako. At ito nga si Tatay Elon ay magpapakarbon siya. Kayo din ba guys, pag tumataba kayo ay lumalaki din talaga yung braso nyo? Kasi ako talaga, lumalaki yung braso kaysa sa chan ko. Kaya napilitan na din ako magpa-mesolipo. Buti na lang talaga dito sa Skin Fab ay meron silang mesolipo guys. Kaya kung gusto nyo rin mag-inquire, meron yan dito. Magtanong lang po kayo or mag-message po kayo sa kanilang Facebook page. At ayan na nga, sinisimula na nilang tusukin ng aking braso. Pero alam nyo guys, in fairness, hindi naman pala siya masakit. At guys, sobrang babait po ng mga staff dito sa Skin Fab. At si Tatay Elon nga ay binababat muna yung kanyang carbon at mamaya ay sisimula na rin siya. Natapos na din yung walong tusok sa aking mga braso at in-RF na nga nila. At yan guys, ganyan lang siya. Na-excite nga akong matapos ang aking limang session sa mesolipo dahil gusto ko na rin talaga lumitang ang aking braso para makapagsuot naman ako ng mga sando-sando guys. Kasi ang dami ko talaga dumating na dress na kita yung braso. At ito na nga si Tatay Elon ay sinisimula na ang kanyang carbon. At yung kanilang machine ay bago daw kaya tinry na nga. At si Tatay Elon talaga ay pinofocus niya ang kanyang face at natapos na rin ako. Wow. Oh, it's you. Sa umaga at sa gabi. Ito ba? Saan ka na naman? Sakto lang. Paglabas ko, manununtok ako dyan sa labas. Si Tatay, ayan. Kanina nabanggit niya, kamukha daw ni Mami. Awig. Awig ni Mami. Kasi sa lids tsaka sa eyes. Awig daw ni Mami Oni. Baka ano, si Mami Oni talaga yan. Baka nga eh, tinatanong ko nga sa may-ari nito. Skin pa. Skin fab pa, di ba? Hello guys, syempre kung gusto nyong magpapogi, magpaganda, gaya namin ni Nani Venus, alagaan yung sarili. Dito na yan, sa skin fab. Rush! Kinagabihan nga guys, ayan, sumugod na nga kami sa Kalamba kung saan nga may bagong bukas na bar at ito na nga, sobrang daming tao nga. Kasi guys, may mga influencer din talaga na darating at marami-rami sila guys. Pagdating nga namin ay nagsisimula na yung event at may mga influencer na rin talagang kumakanta dun sa harapan. At syempre hindi rin mawawala yung mga pa-picture dito dahil guys, marami din talagang tao. Dahil marami rin talagang mga influencer na pumunta dito sa event. Ayan, nagkakasiya na nga kami dito at medyo inaasar-asar ko pa si Tatay Elon. Pero hindi yun guys, totoo. At nandito na nga kami sa kabilang table kung nasaan sila Kuya Kiko at si Kuya Marky. Ayan nga, panay ang sayaw, sige giling mo. At ito nga sinasabayan pa ako ni Tatay Elon. Alam nyo guys, minsan lang din talaga kami lumabas ni Tatay Elon. Kaya nga pag may mga pagkakataon na may nag-i-invite sa amin ng ganitong event ay talagang sinusulit din talaga namin. Kasi nga, syempre hindi lang dapat tayo puro work-work. Kailangan din natin mag-session-session na ganito. Session kasi ang tawag namin sa ganito ni Tatay Elon. At si Tatay Elon nga pa na yan, cheers, hindi na natapos. Kaya ganyan yung mga ganap sa amin. Ayan, kung makikita nyo, may mga interview pa sa mga gilid. Tapos kami ni Tatay Elon, dito naglalabing-labing na lang at kumakanta-kanta. Kasi nga, hindi rin naman kami makakasingit dun sa labas. Kasi sobrang daming tao. Kaya ganito na lang ang ginagawa namin. At ito nga, si Kuya Tokomi at si Kuya Marikitan talaga. Hindi papaawat sa kakulitan. At syempre, gusto ko rin sumabay sa kanta kasi napapakanta din ako. At ito nga guys, pasabay-sabay na lang tayo dito sa kanta kasi gusto ko maging rock and roll. Kaya ayun, napapa-rock and roll ako. Pero guys, hindi pa po ko lasing yan ha. Kinukulitan ko lang talaga. Sorry po, nag-bad finger ako. At nagpe-perform na nga si Kuya Long, isa din sa mga favorite kong komedyante.
Ito nga si Kuya Markita na basta-basta na lang nag-aabot ng pera. Sabi niya, ibibigay daw niya sa akin kasi magbabawas daw siya ng kayamanan. Kaya sabi ko, hindi ko talaga yan tatanggihan. At guys, kaya lang din ako pumunta dito sa event na to para makita ko ang aking kamukha. Yun, ang dami nga nagsasabi na kamukha ko nga daw po si Ate Joy, ang magandang asawa ni Boss Toyo. Kaya ayun, first time kong nakita siya at grabe, sobrang ganda niya guys. At sobrang bait po niya. Akalain niyo yun, unang pagkikita namin ay niyakap agad ako ni Madam. At nandito rin siyempre sila Mama Marie. Minsan talaga sa mga ganitong event, tumalabas din talaga yung kulit ko. At iyan nga si Tatay Elon at saka si Kuya Marky, talagang kulit din talaga. Hindi pa mga lasing yan ha. At itong ang dalawang to, hindi mapigilan. Ewan ko, sa unang pagkikita nila, parang nag-spark itong dalawang to. At ito nga, nag-perform yung dalawang kambal, ang Tokomi. Grabe guys, ngayon ko lang narinig yung boses nila. Napakaganda talaga. Sayang nga, dapat makikibanding ako dyan sa harap. Kaso rock and roll. At ito nga si Tatay Elon, nax, ang dami namang fans. At talagang nagpapapirma pa sa kanilang cup. At ayan nga, ang dami rin talaga nagpapashoutout. Kaya yun guys, yun lang yung mga ganap namin dito. Kaya at sa susunod ulit.